Boss, start na tayo. Baba na ang paa. Yan. So, ganyan karami, no? Kaya yung tapusin. Basta sabi nga ng mga artista sa atin, gagawin ko na lang ang best ko. So, yan. So, ito yung ginagamit namin isa. Ito yung maximum tinatawa. So, papakita ko lang sa inyo, pero hindi ko napapakita sa inyo yung detalye niyan. So, ito naman yung SAP. Yan. So, magkaiba, dalawang software. So, ang gagamitin ko ngayon is Maximo. So, yan. So, yan. Kailangan natin magsimula ang trabaho. Dami, oh. Ano natin tatapusin ito. At, sabi nga ng mga artista, basta gagawin ko ang best ko. So, yan. Buksan natin yung tinatawag na Maximo. So, dapat ititigin lahat ito. Lahat close dahil pinarbaho din sa site, kailangan i-close mo. So may gamit kami software na Maximo tsaka isa pa yung SAP. So dalawa lang ang pinagamit namin. Okay, tumahan nyo ako. Marami rin ito. Ito nga pala mga boss, to give you an idea. Bawat papel na ito, bawat set ay equivalent sa isang equipment. So kung anong nakita nila, ginagawa nila doon sa equipment, yung maintenance work, susulat nila dito lahat, pati parameters. So ang gagawin ko naman, every time na ikukulik ko ito ng 4th week of the month, end of the month, che-check ko yung mga parameters, tapos i-compare ko siya sa mga previous months. Kung mayroong pagbabago, kung may tumaas, kung may bumaba. So normally, yung mga fan, kung 3-phase siya, at ang isang kable niya ay babago-bago, nagpa-fluctuate, maaaring may problema yung ano natin, yung fan natin. So ganun lang, example lang yun. Pero bawat set ng kable na ito, equivalent sa isang kable. Bawat ito, isang motor. Isang motor, may numero siya. For example, nasa isang station, mayroon akong minimum dyan na normal yun sa isang buwan, ang minimum dyan ay isang namin ay 200 equipment. So yung 200 equipment yung pagkakasahin ko sa isang buwan. So ginagawa ko siya na schedule. Sino gagawa sa date na to? Sino naka-assign sa bawat iba. Tapos dapat, siyempre, hindi yung 100% magagawa ng mga tao natin dahil yung mga may ma-absent. Tapos yung mga need na na-file. So yun, ano naman tayo? Tayo ay flexible naman. Nagagawa natin ang parada para matapos sa isang mga. So yun, tapos pagkatapos nila ng lahat ng yun, ito lang, isasabit ka sa akin. Kaya ako sinisegregate kasi yung mga tao ko, yung train ko, masana lang nilalagay. So hindi nagja-jumble na yung, ano, yung numbers, yung date, kaya inaayos ko muna. So pag i-clean siya, mas pag-aaralan ko muna. Yan, tabaw din, yan yun talaga. Tayo pinabayaran, nakakahiya naman na punta lang tayo dito, wala tayong ginagawa. Dayuhan tayo dito, mga brad. Kailangan nagtatrabaho tayo. Ayun. So, yan. Samahan nyo. Alam nyo, kwento ko na rin sa inyo mga boss, ano? Kasi bagong pasok ako dito sa kumpanyang ito, hindi ako sa grupong ito nakapasok immediately. So ang pagpasok ko dito sa grupong ito ay accidentally lang.
kita mo talaga ang bihaya pag tumama. Ayun mo kasi yung first 2 years ko dito, napunta ko sa pag-uwi. Tapos pinag-uwi ako. Yeah, tapos meron akong mga kasamahan na siyempre mga taga-rito sila, nagkakampihan. So tayo nag-iisa sa grupo namin, isa na akong Pilipino, nabubuli ako. So, yun nga, alam niyo naman, nagaling ako sa construction. Palaban to, kasi sa construction, lagi tayo, normally doon, nagbubulyawan. Saka hindi tayo pa, ano doon, may mga schedule tayo sinusunod doon, araw-araw, day-to-day basis. Kaya kailangan, pag hindi nasunod yung schedule mo, ipaglalaban kahit magbulyawan. Pero hindi kayo pwede magsakitan dito dahil once makasakitan dito, isang record ka. So, yun. Safe naman dito, pero hanggang bibig lang. Pagpasok ko rito, nabubuli ako. So, may edad na kasi yung kasama ko para napagtutulungan ako. So, syempre, bago ka pa lang, edi, ikaw laging pagod. Dadali, tuturo ka nila sa malalayo na. Minsan, may overtime ka, agawin. Ayun, ay, base lang sa experience ko. So, ganun talaga. Eh, daiwang ka eh. Kaya, pasensya pa rin kasi yung pride dapat tinatago natin hanggat kaya natin tisi-tisi natin kasi yung tayo ay foreigner, nakikiano lang tayo, expert lang tayo, nakikishare lang tayo sa kanila. Alam nyo, mas mabait pa nga rito sa Middle East, iba-ibang ano dun, iba-ibang Arab nations, mas malalaking katawan nun pagka mabira ka ng isa dun, Egyptian saka Syrian, lalaking yan brad, mga boss, lalaking na mga yan. Minsan nga pag nakikipag-appear off, pagkakanta yung mga live. Laging ganun kumanta yung mga yun, may palakpak. Kahit walang ano, tulog ng music, wala. Palakpak lang, palalaking tao ng mga yun, mabira ka ng mga yun. Saka pag nagsalita yun, alam mo ba? Yun. Actually, dito sa Singapore, okay pa rin. Mabait pa mga tao dito, hindi ka sasaktan dito. Kasi iba, sasaktan ka, pwede ka magpapulis. So yun, naulit ko nga, nabully ako. Alam niyo ba mga boss, ang sekreto ko lang. Tiniis ko lang. Tapos minsan pagka ano, paggabi, nagdadasal ako. Tapos yun naman, nag-respond naman ng langit sa atin. Tapos nagkaroon ng opening sa grupo. Yung boss ko nga pala din sa dati kong grupo. Hindi ko masyadong kadikit. Kaya hindi ako masyadong, hindi alam ang status ko. Nung pumunta ako dito, mababait ang amo ko dito. Mga bata pa, pero mabait. Kaya blessing talaga yung disgrace ko. Ako yung in a sense na nagkaroon ng opening. Mayroon talagang papunta rito sa grupong to na isang tao pero nag-resign. So na, ako napisil. Kasi shifting nga ayaw nung lokal na pupunta rito. Nag-resign. So tinawagan ako ng amo ko. Hello, Lesto. Pwede ka ba dyan sa ano sa position? O sige, grab ko na lang. Ano man, hindi man tayo pwedeng tumambi. So nung grinab ko dito, pasok ko rito. Welcome naman ako. Siyempre, nung una, hindi naman masyado. Tapos nangangapapa ng konti. Kahit naman hanggang ngayon, marami pa rin tayo. Hindi naman continual learning pa rin tayo dito. Pero mababait naman. Mababait naman yun. Hindi natin pwedeng i-generalize na ito, mga hinchip na ito, mga ito, galing ito. Hindi tayo pwedeng mag-stereotype. Mababait itong napuntahan ko dito. Kaya nagbibiruan, tatawanan. Minsan, pagka kinakantsawan, babanatan mo rin lang din ang biro. So, yun. Minsan madalas akong binibiro dito ng amo ko. Minsan blood, ano na, yung below the belt na. Pero babanatan mo lang din ang amo. So, okay naman. So, hindi ako matatapos yun. Pag puro dagdan ako. Gano'n ba? Gano'n? Blood ka na lang. Tandaan mo ulit, blessing in disguise. Hindi nawawala yan, blessing. Hindi mo, binubuli ka nung araw. Tapos, suddenly na lang, may nagkaroon ng opening. Tapos, ikaw na hindi na ginagay. So, actually, in first 2 years ko, stress na stress ako. Wala akong mapagsumbuhan. Although may mga friends tayo, mga kababayan dito, hindi mo naman pwede silang ano, i-disturb. Stress na stress ako na, mga boss. Pero tinitis ko lang. Siguro nakawa lang sa so, in my 3 years na dito sa grupong to, sa team na to, okay naman.
wala naman masyadong stress. Tsaka ako ano, ayoko masyado nagpapa nakakaabala lalo sa mga kababayan natin, kasi yung mga kababayan natin meron din silang mga priorities, may pamilya din sila, meron din silang kaliling oras, buhay at trabaho. So kung ibubuhos mo yung magiging burden ka pa sa kanila, nako. So mas maganda, alam mo, kung ano lang talaga kung may problema sa trabaho, magdasal ka, yun lang naman boss eh. Magdasal ka lang, doon mo ibuhos yung ano mo, yung problema mo, yung stress mo. So pag nadinig ng langit yan, mga boss, sigurado yung certified success. Yun lang yung secret. Siyempre, may mga hopes and dreams pa rin tayo. Hindi naman napabuhay nandito tayo sa bansang ito. You'll never know. Sabi nga ni Khalil kanina, di ba, sa UFC. You'll never know what happens to you. O yan, yung ano ulit, yung matatapos. Ano mo yun? Lahat ang nakikinig. At saka isa pa, mga boss. Nang napuntahan ko, sobrang supportive. Kung dukalahin nila yung dating grupo, supportive sila. Kaya laking pasasalamat ko talaga. Kahit medyo minsan, siyempre merong konting kalingan ko. Hindi na ako nahiyot. Ganun. O dinadao ko na sabihin. Para hindi na lumala. Tapos kinabukasan, pati ko. Yes, my persecutor. Few moments later, inahitura natin after several hours. Pagod din. So, yun na mga boss. Nakakalahati na ako. Ayan. Dami pa. Siguro next week na yan. Dahil, advance naman tayo eh. Deadline naman is sa first week pa ng November. So, prepare na rin ako dahil padating na yung kapalitan ko. Night shift. Mahapon lang ako, second shift. So, moment lang. Thank you for your time. Tsaka watching. Medyo masakit ang mata kong binigalayan sa ngayon ko. Kaya nakatutok sa computer. Yung blue light niya. So, moment. Again, count your blessing. Sa panahon ngayon, lalo na COVID, maraming mga Pilipino mapauwi. Marami rin hindi alam kung paano mag-start. So, since tayo ay essential sector, tuloy-tuloy na yung sweldo natin at trabaho. So, yun. Count your blessing. Be grateful every day. Tsaka, maganda man ang sitwasyon o hindi, marunong tayo dapat magpasalamat. Dahil mas maganda yung grateful ka. Lalong magnet yun ng blessing. Kung ikaw naman ay galit yun at saka ang grateful person, lalayo sa yung blessing. Kaya yun. Mga boss, yun ang trabaho natin dito bilang walang. Kailangan sumayo ka lang sa tugtog ng panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Salamat mga boss. Thank you for time. Thank you for watching.